What's up mga pre? So ito na yung pinakihihintay ko ngayon. Dumating ito galing sa Ninja Van ngayon lang. I-unbox ko to ngayon. Tapos gagawa ako ng isang video na makikita ang buong setup. So ganyan ka ganda yung setup ko. Sobrang messy, di ba? Pero hindi ko muna kasi siya in-arrange ng maigi kasi inaantay ko tong package ko. At yun nga, excited ako ngayon kasi andito na siya. Ito yung full setup ko as of now. But ang kulang na lang nito is yung external monitor na binili ko, which is ang dadagdag sa setup ko dito. Siguro dito ko siya ilalagay at maghahanap ko ng stand para sa laptop ko. Ilalagay ko naman siguro dito. But as of now, without much further ado, siguro bubuksan na natin to. Actually, medyo kinakabahan ako at naghahalo yung saya at kaba. Kasi naman, in order to at sinip pa. So, baka naman prone siya sa mga, yun ah, alam nyo, defectoso. Sabi naman nung inorderan ko doon sa ECPC, pwede rin namang isauli. Kaso lang, medyo hassle na kasi ako pang magpapadala ng shipping fee. So, mas mabuti na siguro kung ayos na to. So, bubuksan ko to ngayon at testingan ko kung gagana ba siya or if may connector sa loob. So, yun lang naman ang gusto nyo makita siguro. Sa mga reviews na nakikita ko rin sa YouTube, maganda nga talaga daw ito para sa magagawa ng mga content at yung mga mostly sa mga designs, which is ang focus ng channel ko. Magta-try ako ng iba't ibang uri ng art. Subukan ko kung kaya ko kasi medyo amateur ako sa graphic design. So, ito na guys, buksan natin. Magpapatulong tayo dito ni Gunti. Yan si Gunti. Actually, ngayon ko lang na-inspect, nakita ko dito sa portion na to, medyo napunit yung box. May punit dyan sa mga edges. So dito rin siguro pag-held nila doon sa warehouse, may mga corners na napunit. Yun nga guys, hopefully okay lang siya. Saya ako ngayon at excited, kaso medyo na tatakot at baka anong mangyari sa loob nito. So yan na, stylish monitor with iCare technology. So bubuksan na natin yung box. So lumabas na. Okay, so titingnan natin ito ngayon. Isa-isahin natin. Ito yung connector. Akala ko HDMI ang ibibigay nila pero VGA lang pala. Mamaya siguro bibila ako ng HDMI to HDMI kasi mas maganda yun. Pero pag test ko ngayon, ito muna ang gagamitin ko. So part ito ng stand. Manual. Ito rin yung stand na yun talaga yung nasa sahig. At yung power cable. So ito na guys. Buksan na natin. Okay, so meron din siyang wrap dito. Gagamitin ko tong wrap na to para rin pang diffuse ng light pag gagawa ko ng lighting sa mga videos. Itong material na to, maganda ito pang diffuse. Flip muna natin tapos yan na. So ganyan siya guys. Ganyan siya kalaki. Kuha na lang tayo ng pulgadera. So kukunin muna natin yung hypotenuse nito galing dito, itong dito. So yan. Kaya siya tinawag na 22 kasi 22 inches yung diagonal ng monitor.
Yung width naman niya. So 19 inches siya. Tapos yung length naman, yung haba niya 12 inches. So 1 foot. So malaki naman talaga siya. So i-assemble ko yung stand. Ito yung stand, tapos ito ilalagay dito siguro. Easy lang naman, kakabit lang dito. Yan. May groove. Tapos, iikot mo lang to. Hindi mo na kailangan ng screwdriver. Yan na yung stand. So, walang locking mechanism. Ano lang, parang friction lang yung naghahawak nito dito. So diyan katitindig at lalagay natin to. At siya ay tumindig na. So ito ang nasa likuran guys. Ang may cable control dito. Diyan mo lang ipapasok yung mga cable. So nandito yung mga ports, tapos yung cable ipapasok nyo lang dito, so malinis yung labas, tapos i-close nyo lang dito. Yan yung kabuuan ng sa likuran nya. Yan yung para sa power. May dalawang HDMI port dito, ito yung sa VGA, ito rin yung para sa headset. Medyo tutulong na sa workflow sa paggawa ng mga design at siguro iba't ibang uri ng mga video. Ay, arrange ko muna to dyan. Isasantabi ko to dito tapos ilalagay ko tong monitor dyan. So yun, hindi ko naisip na makakabili ako agad nitong monitor na to. So yung cable management, medyo mahirap. So iibahin ko talaga ang setup ko nito. Pero bago yan, kasi nga VGA lang yung binigay sa akin. So kailangan ko ng isang, ano ba tawag dito? Adapter. So VGA to HDMI. Kaya ako kailangan nito kasi yung Helios ko walang VGA. Ang meron dito is HDMI lang. So itong HDMI papunta sa Helios ko. At itong VGA na dalawa, ilalagay dito sa BenQ. Pero later on, bibili na lang ako ng HDMI to HDMI kasi nga mas okay yun kesa sa VGA. So ito na guys. Okay, so by the way, ang monitor is matitilt mo lang up and down. Ganito lang. Okay, so moment of truth na papatayin ko tong ilaw, yung ilaw na yan, para makita natin kung may screen bleeding ba na mangyayari sa screen, or worst case scenario if aandar ba siya. So ito na. So ito na yung HDMI. Hanapin ko na. Kailangan pa palang i-power. Nalimutan ko yung power cable. So kailangan pa pala ng power cable. Sorry. Dapat may umilaw or so i-off ko muna yung suga. Ewan ko kasi if pag plug ko ng power cable may magla-light sa monitor, pero parang wala. So subukan na natin na i-on if mag-on ba siya. So umilaw. Yun! Gumana! At nawala.
Dinedetect muna niya yung signal ng laptop. Pero, yun nga. Ewan ko kung ano nang nangyayari ngayon. At nawala. Pero yun oh, may screen bleeding siya doon sa part na yun. So, gumagana talaga siya. Pero as of now, yung pag-mirror na lang nito at paghanap natin paano to gamitin. So, magti-tweak ako ngayon kung anong gagawin ko. Okay, so paano ba natin to i-start? So, subukan ka lang muna tanggalin at isa sa uli. May nangyari ba? May tumunog. Okay. So, may nangyayari na guys. Andito na yung gumana na rin yung screen. So, as of now, ito lang naman talaga yung hinahanap ko na gumana siya. Kaso lang, I don't know if makikita nyo, parang mas matingkad yung sa Predator ko kesa sa dito sa BenQ. Gumagana siya at crisp din naman yung mga color niya dito. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano ito i-compare sa aking Helios. Eh, pangit naman kasi talaga yung ginagamit ko ng mga camera. Mga cellphone lang naman kasi ginagamit ko dito. Yan ngayon yung screen. Susubukan kong ma-focus. Pero medyo blurry lang talaga siya. Compare doon sa aking Predator. Parang hindi mo naman talaga makikita yung difference. Pasensya na talaga doon. Hindi ko mapapakita kung gaano katingkad yung colors niya. But as of this moment, hindi ko pa naman na-tweak yung mga controls niya dito sa ilalim. So baka gaganda pa ang color nito. Ang concern ko lang kasi is if gagana ba siya, may depekto ba sa screen niya. Eh wala naman talaga. Ini-inspect ko naman lahat. Okay na okay talaga. Walang pixel na patay. Walang scratch. Walang crack. Okay siya, gumagana talaga siya. Ang monitor na to, IPS panel ng BenQ. So yung IPS, isa yun sa tatlong klase ng monitor. So meron doon yung VA, yung TN, at ito. Ito yung IPS. So yung TN at VA, para sa mga gamers kasi mataas yung refresh rate nila. Hindi mabibitin yung mga naglalaro sa screen time. So, yung IPS, ang advantage nito is para sa mga designers na importante para sa kanila yung color accuracy. Gusto kong maglaro, kaso lang, mainly ang gagamitin ko nito is for design. So, kaya IPS yung pinili ko. But as of now, I am very satisfied sa kinalabasan ng monitor na to. So, sa easy-peasy ko ito nabili. Nung una kong ito nakita is it's around 6,500 or something. But later on, nag-flash deal sila. Naging 4,500. So naisip ko na, uy, bumaba siya. So kaya napabili ako kaagad nito. But as of now, I am very satisfied. Kasi hindi sira yung monitor na nabigay sa akin. So kudos. Easy peasy. Ilalagay ko na lang yung description sa description box. Parang somewhere there. So ilalagay ko yung description kung saan ito mabibili. Siguro ito yung pinakamagulo na review na nakita nyo. At ang gulo pa ng kwarto namin. So if nagustuhan nyo to guys, alam nyo na kung anong gagawin nyo. So as of now, thank you for watching. If dumating kayo sa punto na ito, hopefully magustuhan nyo yung channel ko. So, thank you guys. And siguro for my journey, hopefully, sasama kayo. Thank you.